Una sa lahat ay pagbigyan mo ako na bumati ng isang magandang araw sa iyo at sa mga masusugid mong taga-subaybay. Ako si Sonia, nasa early 60s na ngayon, tubong Albay at may-ari ng malaking kainan dito sa palengke dito sa Quezon City. Madalas nakatutok ang aming kainan sa inyong istasyon. Lalong-lalo na sa iyong programa na sa tingin namin ay suwak na suwak sa pananghalian. Kaya naman kahit sa YouTube ay pinakikinggan ka din namin. Nag-enjoy nga ako sa tuwing maririnig ko ang mga komento ng mga tauhan at mga customers ko tungkol sa kwentong binabasa ninyo. Alive na alive kasi ang buong kainan sa tuwing maririnig nila ang inyong mga kwento. At kung sakali na ang kwento ko naman ang mapili mong basahin, sa YouTube ay tiyak na magugulat silang lahat. Pero ako ay willing kong ibahagi ang aking kwento dahil tungkol ito sa second chances sa pag-ibig at alam kong marami ang makaka-relate sa storya ko ng pag-ibig. Sa talambuhay ko, dalawang lalaki lamang ang naging bahagi ng buhay ko. Si Pedring at si Bong. Unang dumating sa akin si Bong, tubong Albay din siya at nagkakilala kami sa bus na sinasakyan namin papunta ng Maynila. Pagsalta namin sa Maynila ay naging trabahador siya sa isang grocery habang ako naman ay nagtrabaho bilang waitress sa kalapit na kainan katapat ng grocery na pinagtatrabahuhan ni Bong. Naging matalik na magkaibigan kami ni Bong hanggang sa ilang buwan ang lumipas. Ay sorpresang nagtapat siya ng pag-ibig sa akin na siya ko namang tinanggap. Si Bong ang kauna-unahan kong naging boyfriend noon at masasabi ko namang nagmamahalan kaming dalawa. Hanggang sa dumating sa buhay namin si Pedring, kasamahan ni Bong sa grocery. Dahil siguro sa mas magandang lalaki si Pedring kesa kay Bong ay sobra talaga akong napahanga sa una. Bagamat inaamin kong parehong mabait sina Bong at Pedring, mas nagustuhan ko noon ang ugali ng huli dahil sa pagiging mabola ngunit romantiko nito. Hindi naglaon ay tuluyan akong nagkagusto kay Pedring at nagtapat ako ng pag-ibig sa kanya. Sa kabilang banda ay nagpa siya akong iwanan si Bong at sumama ako kay Pedring. Noong mga panahong yon ay labis na nasaktan si Bong sa ginawa kong pang-iiwan sa kanya. Nabalitaan ko pa nga sa isang malapit na kaibigan na nagtangka pa raw itong magpakamatay dahil sa pagtalikod ko sa kanyang pagmamahal. Oo, nakukonsensya ako noon. Pero hindi ko pa rin isinuko ang pagmamahal ko noon kay Pedring. Kaya nga matapos ang ilang buwan ay nagpakasal kami ng palihim sa huwes. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay magiging masaya ako sa piling ng taong mahal ko. Ngunit nagkamali ako. Sa pagdaan kasi ng taon simula nang magpakasal kami ni Pedring, ay unti-unti nang lumalabas ang totoong kulay ng aking asawa. Naging palaasa siya sa kanyang mga magulang at syempre sa swerte. Naging sugarol at mabisyo si Pedring. Idagdag pa ang madalas niyang pambababae. Bilang asawa, madalas kong pagsabihan si Pedring na tigilan na ang mga yon at sa halip ay mag-concentrate na lamang sa kanyang trabaho. Pero hindi niya ako pinakinggan. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na nag-resign siya sa trabaho at sa halip ay nag-alaga na lamang ng mga manok para ipangsabong. Simula noon ay naging kalbaryo na ang buhay ko kay Pedring. Pedring, mukhang abalang-abala ka sa mga alagang manok mo ha? Sarkastiko kong sabi sa aking asawa. Tingnan mo ang mga manok na panabong ko. Pwede na silang isabak sa sabong, no? Pagmamalaki pa nito habang hinihimas ang balahibo ng hawak niyang manok. Pansin ko nga, kung sa bagay buong araw ka nakatutok yan sa mga alaga mo kaysa sa pamilya mo.
ang wika ko na may halong inis at hinanakit. Ano ka ba, Sonia? Dito ako kumukuha ng pera para sa panggastos natin sa araw-araw. Saway sa akin ni Pedring. Talaga ba? Panggastos natin o panggastos mo sa mga bisyo mo? Sa puntong yun ay hindi ko na maitago pa ang aking inis. Tumayo naman ang aking asawa at binaba ang manok na hawak, pagkatapos ay hinarap niya ako. Nagsisimula ka na naman ba ng away? Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Seryosong wika ko. Alam mo, Sonia, pinagpapasensyahan na lang kita. Kung hindi kita sinasaktan ay inaabuso mo naman. Lalo naman akong nainis sa mga sinabi niyang yon. Eh ako rin naman eh. Palagi na lang kitang pinagpapasensyahan sa mga pambabaliwala mo sa pamilya mo. Mas importante pa sa iyo ang mga manok na yan kesa sa amin ng anak mo. Dagdag ko pa. Hi Sonia, ayaw ko makipag-away sa iyo. Please lang, itiko mo na yung bibig mo. Galit na utos niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim, Papa Dudut. Nagbabaka sakaling kumalma ang aking isipan. Okay, pagpasensyahan mo na ako. Kaya lang naman ako ganito kasi dumating na ang disconnection notice natin sa kuryente at tubig. Isang buwan na tayong delayed sa pagbabayad. Wala naman akong makuhanan ng pera maliban sa pagtitinda ng siomay at pansit. Hindi naman sapat ang kita ko doon dahil pangkain lang natin yon. Ikaw naman, wala ka namang maibigay sa akin dahil kulang pa ang kinikita mo sa sabong at sa mga bisyo mo. Reklamo ko. Sige, para matahimik ka na. Kapag nanalo ako sa sabong bukas, ibibigay ko sa iyo ang perang mapapanalunan ko. At ipambayad mo yan ng kuryente at tubig. Ano, masaya ka na? Nainis naman ako sa tono ng pananalita ni Pedring kaya gumanti rin ako. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi ko nahahawakan ng pera. Basta bukas, pangako, mag-uwi ako ng pera. Wika na lang ni Pedring sabay turo sa aking likuran. Sonia, paabot nga ng lighter na nasa mesang katabi mo. Maninigarilyo ka na naman. Alam mo namang masama sa akin ang usok na yan dahil buntis ako. Reklamo ko. At saka makakasama yan sa kalusugan mo. Nag-aalala ako sa iyo. Dagdag ko pa. Samantala, imbis na iutos pa sa akin ay siya na lamang ang kumuha ng lighter sa mesa sa akin lugar. Pagkatapos ay nagsindi ito ng Yossi. Hindi mo na ba titigilan yung mga bisyo mo? Bukod sa nalululong ka na sa sugal, naninigarilyo ka pa tapos umiinom ka ng alak. Baka naman sa susunod ay babalitaan ko na lamang na nalulung ka na rin sa bawal na gamot. Wala akong balak na tumigil noon hanggat hindi siya nagbabago, Papa Dudut. Nagdabog naman siya sa aking harapan. Naasar na ako sa iyo ha. Lahat na lang ng ginagawa ko gusto mong diktahan. Hoy Sonia, asawa lang kita. Nagalit naman ako dahil sa sinabi niyang asawa lang niya ako. Oo, asawa mo ko. Kaya nga may karapatan akong pagsabihan ka dahil ang pamilya natin ang naaapektuhan. Sana kung ikaw lang ang maaapektuhan eh. Hindi kita sasawayin. Balik ko sa kanya. Ano bang gusto mong ipahiwatig sa akin ha, Sonia? Nagpatuloy naman ako. Tigilan mo na ang bisyo mo. Ganon kasimple. Siguro naman ay hindi ka mamamatay kung titigil ka na sa bisyo mo. At saka imbis na pagsasabong ang atupagin mo, maghanap ka na lang kaya ng disenteng trabaho. Alam mo naman na second year high school lang ang natapos ko. Pero hindi ko na pinatapos sa kanya ang baluktot niyang katwiran kasi nagsalita na kaagad ako. Eh bakit si paring Erning? Elementary graduate lang yon, pero may matinong trabaho. Biruin mo, malaki din ang kinikita niya sa pagiging welder. Eh ikaw, umaasa ka lang sa swerte. Kaso ang problema, puro kamalasan ang umaabot sa iyo. Ayan tuloy, baon na tayo sa utang. Reklamo ko pa sa kanya. Paano ko hindi sa swertehin? Eh palagi kang kontra. Balik rin niya sa akin. At dahil sa nauubos na ang aking pasensya, ay diniretso ko na siya, Papa Dudut.
Teka Pedrine, magkaliwanagan tayo ha. Ano ba ang plano mo sa pamilya natin? At katulad ng dati, wala siyang naisagot sa akin. At dahil sa kawalan ng care ni Pedrine sa pamilya niya ay napaisip talaga ako na hiwalayan na lamang siya, Papa Dudut. O ano? Hindi ka makasagot. Hi Pedrine, minsan hindi ko na maiwasang magsisi. Bakit ikaw pa kasi ang pinakasalang ko? Oo, mahal kita, pero kung palagi kang ganyan, mapupuno din ako sa iyo. Ang wika ko na may halong frustration. Bagamat hindi ako pinagbubuhatan ng kamay ni Pedrine, madalas naman akong nagagalit sa kanya dahil sa kapabayaan niya sa aming pamilya. Hindi na niya nagagampanan ang tungkulin niya bilang padre di pamilya at sa halip ay ang mga manok niya na panabong ang kanyang inaasikaso. Madalas din siyang walang perang mayabot sa akin noon at kung mananalo man siya sa sugal ay inuuna muna niya ang kanyang bisyo bukod sa bumibili din siya ng mga kung ano-anong vitamins para sa mga manok niya. Ako naman ay hindi naman gaano makapagtrabaho dahil buntis ako ng panahon na yon. Ang kinikita ko sa pagtitinda ng siomay at basahan ay napupunta din sa mga gastusin sa pang-araw-araw tulad ng pagkain. Sa liit ng kinikita ko ay wala talaga akong naiipong pera. Nangangamba na rin ako noon, Papa Dudut, dahil malapit na akong manganak at hindi ko alam kung saan bubunot ng pera sa pang-paospital. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ang ex kong si Bong ang naging sandigan ko sa mga problema ko. Kahit na sinasaktan ko siya dati, ay kailanman ay hindi nagtanim ng galit sa akin. Bagkos ay naging malapit kaming magkaibigan. Dahil din sa kasipagang taglay ni Bong mula sa pagiging trabahador, sa grocery ay nakaipon siya at nagtayo ng isang sari-sari store. Na hindi naglaon makalipas ang ilang taon ay naging mini grocery. Malapit ang pwesto ng tindahan niya sa palengke at talagang dinudumog ng mga tao. Minsan, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang ikumpara si na Pedrine at Bong. Kung si Pedrine palaasal lamang sa swerte, bukod sa isang batugan, si Bong naman ay masikap at matyaga. Kaya hindi nakapagtataka na yumama na siya. Mabait na kaibigan si Bong. Madalas niya akong payuhan na habaan ng aking pasensya sa aking asawa. At palagi niyang sinasabi sa akin na unawain at mahalin na lamang si Pedrine. Dahil naniniwala siya na maaaring magbago ang isang tao kung mamahalin ito at uunawain. Ngunit nagkamali si Bong. Kahit na ilang beses kong inunawa at mahalin si Pedrine, ay lalo lamang itong nagiging pabaya sa kanyang pamilya. Samantala isang araw ay umuwing tahimik si Pedrine galing sa Sabong. Pero dahil sa kailangan ko ng pera noon ay nangahas pa rin akong magtanong sa kanya. O Pedrine, kumusta naman ang Sabong? Nanalo ka ba? Natalo ako. Naiinis niyang sagot sa akin. Ano eh, paano na ang pambayad ng kuryente at ng tubig? Mangutang ka na lang muna kay Bombay. Halatang wala sa mood na sagot ni Pedrine sa akin. Alam mo namang marami na akong utang sa 5-6. E di umutang ka kahit kanino, galit na wika niya sa akin. Dahil sa mga narinig ko ay uminit ng husto ang ulo ko. Pedrine, ayan lang ba ang prinsipyo mo sa buhay? Puro utang dito, utang doon? Ano ba, gumising ka naman. Hindi habang buhay uutang tayo, ang sabi ko sa kanya. Pero parang wala lang kay Pedrine ang lahat. E anong magagawa ko? Tanong niya sa akin na parang hindi siya binigyan ng utak ng Diyos. May magagawa ka kung magsisikap ka, balik ko sa kanya. Ubus na ubus talaga ang pasensya ko sa aking asawa ng sandaling yon. Pakiusap Sonia, masakit lang ang ulo ko. Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit ng ulo ko, nagtitimping wika ni Pedrine. Sa totoo lang ay ayoko na rin magsanita at hayaan na lamang magpahinga ang aking asawa. Pero naisip ko na marami siyang kailangan na malaman. Pedrine, kailangan natin ng pera. Intindihin mo naman sana ako.
Si Honey kailangan ng pambayad para sa PTA ng eskwelahan. Ako Pedring, malapit na akong manganak. Wala pa akong nabibiling gamit ng magiging anak natin. Bukod sa sinisingil na ako ng mga taong pinagkakautangan natin. Si Aling Kika ay pinapaalis sa tayo sa tinitirhan natin. Nagulat naman si Pedring sa sinabi ko. Ano? Pedring, 3 buwan na tayong hindi nakakabayad sa upa. Kung tutuusin, mabait pa si Aling Kikay dahil binigyan niya tayo ng 3 buwan upang makahanap ng bagong tirahan. Ang kwento ko habang nawawala na ng pag-asang magbabago pa ang aking asawa. Hindi kumibo noon si Pedring. Hindi ko alam kung nag-iisip ba siya ng solusyon sa problema namin o lumilipad lang ang utak niya. Kung aasa lang tayo sa sabong mo at sa ititinda ko, walang mangyayari sa atin. Kung hindi lang ako buntis, ako na ang maghahanap ng trabaho. Tapatin mo nga ako. Ano ba ang plano mo sa atin? Hindi siya kumibo sa aking tanong, Papa Dudut. At sa halip ay nagsindi lamang siya ng sigarilyo. Dahil sa kawalan niya ng pakialam sa aming problema ay sumabog na ako sa galit. Oh, nagsindi ka na naman ng sigarilyo. Alam mong imbis na ipambili mo ng sigarilyo ang pera mo, ipambili mo na lang kaya ng pagkain natin para lahat tayo ay may pakinabang. Galit ko. Pati ba naman paninigarilyo ko, pakikialamanan mo pa? Sigaw naman niya sa akin. Aba natural, makikialam ako. Bukod kasi sa dagdag gasto sa atin niyang paninigarilyo mo, baka magkasakit ka pa dyan. Lalo lang madaragdagan ang gastos natin. Pangangatwiran ko. Pero hindi na kumibo si Pedring at sa halip ay nakatingin siya sa aming mesa sa kusina. Teka, akala ko ba wala kang pera? Bakit ang daming lamang dilata ang basket mo? Tanong niya sa akin. Bigla ko naalala yung pagkikita namin ni Bong sa palengke kanina. Dahil nga sa wala kong pera ay binigyan na lamang ako ni Bong ng mga dilata para sa 3 araw namin ng pamilya ko. Nagbigay pa si Bong ng ekstrang 500 pesos para may panggastos ako. Ayan ba? Bigay sa akin niya ni Bong. Napadaan kasi ako sa tindahan niya sa palengke para bumili ng pagkain. Ayun, binigyan niya ako ng maraming dilata. At lahat ng yan ay libre. Ang kwento ko pa. Si Bong? Yung ex-boyfriend mo? Halata kay Pedring na nagseselo siya. Pero dahil sa inis ko sa asawa ko ay lalo ko pa siyang inasar tungkol kay Bong. Buti pa siya may pagkukusang tumulong sa akin. At saka palagi siyang may pera. Hindi tulad mo na palaging walang laman ang bulsa. Nakita ko naman ang pagsimangot ng mukha ni Pedring. Parang gustong manakit anumang oras. Huwag mong sasabihin sa akin na nagsiselos ka. Agad naman siyang tumanggi sa tanong ko sa kanya. Hindi ah. Hindi ako nagsiselo sa kanya, no? Ang yaman na siguro nung Bong. Masyado kasing mabenta ang tindahan niya sa palengke. Nagtataka lang ako kasi hanggang ngayon binata pa rin siya. Naku, swerte tiyak ang mapapangasawa niya. Ang sabi ko pa na siyang kinaasaran lalo ni Pedring. Pagkatapos noon ay hinayaan ko na siyang pumunta sa kwarto niya. Total ay wala rin naman akong mapapala sa kanya. Pero Papa Dudut, kahit na ganoon ang ugali ng asawa ko, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Bagamat inaamin kong naasar ako sa kanya, pero kahit kailan ay hindi ko siya nakuhang iwanan. At sa halip tulad ng pinayo sa akin ni Bong, ay minahal ko pa rin si Pedring. Madalas ko siyang kinakausap tungkol sa mga plano niya sa pamilya namin. At nangangako naman siya na gagawin ang lahat para sa amin. Pero hanggang pangako lamang yon dahil patuloy pa rin siya sa kanyang nakaugalian. Samantala si Bong ang madalas tumulong sa akin lalo na sa mga gastusin. Nang mga panahon na yon ay wala pa siyang asawa kaya sobra-sobra ang kinikita niya sa kanyang negosyo. Madalas niya akong pautangin pero hindi na niya ako sinisingil. Ako naman siyempre ay nahihiya ako sa kaibigan ko kaso minsan inaamin ko na kinakapalang ko ng mukha ko para lamang mabuhay kami ng mga anak ko.
Bukod sa pera ay palagi din niya akong binibigyan ng pagkain mula sa mini grocery niya. Ipinangako ko naman kay Bong na babayaran ko din siya once na magkaroon ako ng pera. Siya nga pala, may ibibigay ako sa iyo. Tanggapin mo. Ang wika ni Bong nang minsang magkita kami sa isang fast food at nilibre niya ako ng pinaglilihang kong fried chicken. Inabot niya sa akin ang isang sobring puti. Pagbukas ko ay nagulat ako sa daming lamang pera sa loob ng sobre. Ano to? Naku Bong, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Nahihiya kong sabi sa kanya at sinubukang ibalik sa kanya ang sobre pero ininsist niya na tanggapin ko na yon. Pandagdag mo lang sa gastusin ninyo sa bahay. Tanggapin mo na. Dahil sa kailangan na kailangan ko ang pera ay nagpasalamat na lamang ako sa kabutihan ni Bong. Malaking tulong din kasi yung perang ibinigay niya para mabawasan yung mga bayarin namin. Basta ikaw Sonia, handa akong tumulong sa iyo anumang oras. Ang wika ni Bong sa akin. Siya nga pala, kailan ang susunod na sabong ni Pedring? Naku, hindi ko alam sa kanya. Alam mo ba Bong? Sa iyo ko lang sasabihin ito ha, total naman eh, kaibigan kita. Sa totoo lang, inaasar na ako sa asawa ko. Alam mo yun, wala kasing plano si Pedring para sa pamilya namin. Lagi na lang siyang umaasa sa swerte. At saka nagiging mabisyo na siya. Alam mo Bong, kung hindi ko lang mahal ang asawa ko baka matagal ko na siyang hiniwalayan. Ang kwento ko sa kanya. Pagpasensyahan mo ng asawa mo Sonia. Alam ko na maniliwanagan din ang pag-iisip ni Pedring. Maghintay ka lang. At ikaw bilang asawa ay gawin mo makakaya mo na paliwanagan siya. Ang payo niya sa akin. Ginawa ko ng lahat ng klase ng pagpapaliwanag sa asawa ko kaso waipik eh. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Alam mo ba Bong? Marami na nagsasabi sa akin na hindi mabuting asawa si Pedring. Pero hindi ko na lang pinapansin. Umaasa pa rin ako na isang araw ay magliliwanag din ang isipan niya. Nakita ko naman ang pakikisimpatya ni Bong sa kalagayan ko. Kung ako lang sana ang minahal mo, hindi mangyayari ito sa iyo. Pabulong niyang sabi. Bagamat mahina ay narinig ko pa rin ang kanyang sinabi. Bong, may sinasabi ka? Tanong ko at kunwari hindi ko narinig ang sinabi niya. Ay wala Sonia. Basta ang payo ko sa iyo ay habaan mo lang ang pagpapasensya mo sa asawa mo. Kung ipapakita mo sa kanya na mahal mo siya, baka magbago yang si Pedring. Tandaan mong kayang baguhin ang pagmamahal ang isang tao, anuman ang ugali nito. Dagdag na payo pa niya sa akin. Samantala nagpa siya naman akong ibahin ang usapan. E ikaw naman Bong, kumusta naman ang buhay pag-ibig mo? 32 ka na pero wala pa rin ako nababalita ang girlfriend mo. Bakit? Balak mo bang magpakatandang binata? Curious kong tanong sa kanya. Wala pa sa isipan ko mag-asawa Sonia. Pagtatapat ni Bong sa akin. Ganon? Naku, mag-asawa ka na Bong at tumatanda ka na. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. At saka napansin ko kasi sa iyo Bong na puro negosyo mo ang inaatupag mo. Kaya wala kang pag-ibig. Dapat magkaroon ka naman ng oras para sa sarili mo. Ang payo ko naman sa kanya. Sonia, alam mo namang isang babae lang ang minamahal ko noon. Nang iwanan niya ako para sa ibang lalaki, nagpa siya akong mag-concentrate na lamang sa negosyo ko at magpakatandang binata na lamang ako, sagot niya sa akin. Nang marinig ko yon ay alam ko nang mahal pa rin ako ni Bong. Pero hindi niya magawang aminin sa akin ang totoo kasi nasabi ko noon sa kanya na mahal ko pa rin ang aking asawa. Samantala naging mabuting kaibigan sa akin si Bong kaya minsan ay hindi ko maiwasang mag-guilty dahil kahit na niloko ko siya at sinakta ng maraming beses noon ay mabait pa rin siya sa akin. Oo, inaamin ko na minsan ay iniisip ko kung ano ang magiging buhay ko kung sakaling hindi ko iniwan si Bong at kung siya ang napangasawa ko sa halip na si Pedring. Bagamat mahal ko pa rin si Pedring sa tuwing nag-aaway kami ng asawa ko dahil sa pagiging batugan nito ay hindi ko maiwasan ang magsisi kung bakit siya pa ang pinili ko
sa halip na si Bong. Pero palagi kong iwinawak siya ang pagsisisi at panghihinayang na nararamdaman ko dahil asawa ko na si Pedring. Ayaw kong masira ang pamilya namin dahil sa mga bugso ng damdamin. Papa Dudut, hinabaan ko ang pasensya ko kay Pedring at patuloy ko siyang sinasabihan na iwasan na ang pagsusugal at bisyo at sa halip ay magbanat ng buto. Pero binaliwala ko ang aking asawa. Patuloy pa rin siya sa pagsusugal kaya nagkabaon-baon kami sa utang. Pinalayas na rin kami sa aming tinitirahang bahay dahil hindi kami nakakabayad ng upa. Mabuti na lamang at may kakilala si Bong na may-ari ng isang paupahang kwarto at pansamantalang tumira doon ang pamilya ko. Pero kahit na anong inihaba ng pasensya mo ay mauubos at mauubos din pala. Isang gabi ay nagtaka ako nang hindi umuwi si Pedring sa tamang oras. Buti na lamang at meron akong isang kaibigan na pumunta sa bahay para sabihin sa akin na nasa beer house ang aking asawa kasama ng mga lasenggo niyang barkada. At ang masama pa ay meron daw babaeng tinable ang asawa ko. Dahil sa silakbo ng damdamin ay napasugod ako sa beer house. Kasi hodang malalim na ang gabi at ilang linggo na lang ay manganganak na ako. Hayop ka, Pedring. Wala ka na nga mapakain sa pamilya mo na kukuha mo pang mga babae. Ang sama mo. Sigaw ko sa aking asawa nang nahuli ko sa aktong nakakandong sa kanya ang isang makating babae. Ano ba, Sonia? Huwag ka nga mag-iskandalo dito. Saway naman sa akin ng aking asawa. Na obvious ay napahiya ng todo. Wala akong pakialam kung magwala ako dito. Ikaw, Pedring, minahal kita. Inunawa kita tapos heto lang ang igaganti mo sa akin. Wala kang kasing sama, Pedring. Ngayon ay naunawaan ko kung gaano ka kawalang kwentang asawa. Pinagsisisihan ko ngayon kung bakit ikaw ang pinili kong maging asawa sa halip na si Bong. Hysterical kong sabi sa kanya. Sonia! Galit na saway pa sa akin ni Pedring. Pero binaliwala ko yon. Sagad na kasi ako ang pasensya ko sa aking asawa. Pinagsisisihan ko na ikaw pa ang pinili ko bilang asawa, Pedring. Kinamumuhian kita. Sana pala si Bong na lang ang pinili ko maging asawa sa halip na ikaw. Dagdag ko pa. Mukha namang na-hurt ang ego ni Pedring at kunwari hindi siya naapektuhan. Kaya nagmalaki pa siya sa akin. Sige, Sonia. Piliin mo si Bong kesa sa akin. Magsama kayong dalawa. Oo, Pedring. Kaya wag mo na akong babalikan. Aalis na kami ng anak mo. Magsama kayo ng haliparot na babaeng yan. Sabay turo ko sa babaeng katibol ng asawa ko. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa bahay at umiyak. Mabuti na lamang at naroon ang aking anak na si Honey para damayan ako. Papadudot nang makita ko si Pedring sa ganong sitwasyon ay talagang nawala na ang pasensya at pagmamahal ko sa asawa ko. Punong-puno na kasi ako. Napagtanto ko rin noon na wala na talagang remedyo sa ugali ng aking asawa. At wala akong mararating kung ipagpapatuloy ko ang pakikisama ko sa kanya. Kaya noong gabing yon ay umuwi ako ng bahay at nag-impake. At kasama ko ang aking anak na si Honey ay iniwanan namin si Pedring. Pansamantalang tumira ako sa bahay ng kapatid ko. At doon ako nagnilay-nilay sa mga nararamdaman ko sa aking asawa. Papadudot doon ko napagtanto na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa asawa ko. Sinubukan kong mahalin ulit ang asawa ko upang isalba ang aming pamilya pero nabigo ako. Hindi ko na kaya pang makipagbalikan sa asawa ko. Pinagsisihan ko na ang pagpili kay Pedring bilang asawa. Sa kabilang banda sa pagkawala ng pagmamahal ko kay Pedring ay unti-unting nagkaroon naman ng puwang sa puso ko si Bong. Naghiwalay na kami ni Pedring ang kwento ko kay Bong nang minsang dalawin ko siya sa kanyang bahay. Wala kasi ako mapagsabihan ang aking problema at sama ng loob kaya sa kanya ko na lamang ibinaling ang lahat. Nagulat naman si Bong sa aking binalita sa kanya. Nahuli ko si Pedring na nambababae. Bong, ang sama ng asawa ko.
Nakuha pa niya mga babae samantalang wala naman siyang mapakain sa amin ng mga anak ko. At saka ganito lang ang igaganti niya sa akin matapos ko siyang mahalin. Buong ang sakit ng ginawa sa akin ni Pedring, pagpapatuloy ko. Umalis na kami ng anak ko sa bahay namin. Doon muna ako nakatira sa bahay ng kapatid ko. Dagdag ko pa. Tahan na Sonia, huwag ka mag-alala at nandito lamang ako sa tabi mo. Ang wika ni Bong sa akin. Unti-unti naman akong kumalma, Papa Dudut. Alam mo ba, Bong? Ngayon ko na-realize na maling lalaki pala ang inibig ko. Bong, pinagsisisihan ko na pinili ko si Pedring sa'yo. Patawad, Bong. Kalimutan mo na yon, Sonia. Matagal nang nangyari yon, ang wika ni Bong sa'kin. Alam mo ba na nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang nasasaktan? Mahal pa rin kasi kita, Sonia. Pagtatapat pa niya sa'kin. Hindi na ako nagulat sa pagtatapat niyang yon dahil matagal ko nang alam na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya sa'kin. Kahit na mas pinili ko si Pedring kesa sa kanya. Oo, Sonia. Mahal pa rin kita hanggang ngayon at ikaw lamang ang babaeng mamahalin ko. Dagdag pa niya. Patawad, Bong, kung nasaktan kita dati. Nakukonsensya kong wika sa kanya. Naghilom na yon, Sonia. Pero ikaw pa rin ang nasa puso ko. Sana sa pagkakataong ito ay hayaan mo kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Pagkatapos noon ay isang matamis na halik ang ibinigay niya sa akin. Alam mo, Bong, sa totoo lang ay nakukonsensya ko sa ginawa ko sa iyong panluloko dati. Siguro nga ay heto ang naging kabayan ko sa mga luhang iniyak mo sa akin. Kaya heto ko ngayon at lumuluha sa harapan mo ng taong niloko ko dati. Naiiyak kong sabi sa kanya. Pero nakampante ang buong kaluluwa ko nang maramdaman ko ang init ng pagkakayakap niya sa akin. Huwag mong isipin na pinagbabayaran mo ang mga kasalanan mo sa akin. Una sa lahat ay niminsan ay hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Kahit na pinagpalit mo ako kay Pedring noon. Ewan ko ba pero hindi ko makuhang magalit sa iyo noon. Siguro dahil mahal na mahal kita. Alam mo ba, Sonia? Araw-araw ay pinagdarasal ko sa Diyos na sana'y maging masaya ka sa piling ni Pedring. Ipinangako ko rin sa sarili ko noon na kung hindi man maging tayo ay maging mabuting kaibigan ako sa iyo. Aniya. Bong, inaamin kong may nararamdaman ako sa iyo pero hindi ko muna masasabi sa ngayon. Gulong-gulok pa kasi ang isipan ko. Bigyan mo muna sana ako ng oras para makapag-isip. Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi kita minamadali, Sonia. Pag-isipan mo muna ang nararamdaman mo sa ngayon sa amin ni Pedring. Ano man ang magiging desisyon mo sa huli ay tatanggapin ko. Basta tandaan mong naghihintay lamang ako sa iyo. Ang sabi pa ni Bong. At sa puntong yon ay narealize ko na napakaswerte ko pala dahil ibinigay siya sa akin ng Diyos. Sinuri kong mabuti ang nararamdaman ko para kay Bong. Ayaw ko na kasing magkamali pa sa pagpili ng lalaking mamahalin ko. Nadala na kasi ako kay Pedring. Sa kabilang banda ay lumipas ang ilang araw at linggo ay napagtanto ko ngang mahal ko na si Bong. Umanap na lamang ako ng tiyempo upang ipagtapat sa kanya ang espesyal kong nararamdaman. Isang araw ay muling umeksena ang aking asawang si Pedring. Sa pagkakataong ito ay baka sa kanya mukha ang pagsisisi sa mga kalabisang ginawa niya sa amin ng anak niya. Pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Patawad pero ayoko na. Ayaw na kitang makasama pa. Hindi na kita mahal, Pedring, ang sabi ko sa aking asawa. Nang araw ding yon ay nag-decide na akong hiwalayan na siya ng tuluyan. Hindi naman nakakibo si Pedring at talatang halata sa kanyang pagsisisi. Sa tinagal-tagal ng pagsasama natin, ngayon ko lang na-realize na hindi ka pala ang lalaki nararapat sa akin. Oo, minahal kita pero ikaw rin ang naging dahilan kung bakit unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Ang sabi ko pa sa kanya. Bakit? Sino na ba ang bago mong mahal? Si Bong ba? Usig niya sa akin. Tumango naman ako bilang tugon.
Oo, Pedring. Mahal ko na si Bong. Siya na ang mahal ko. Mahal mo na ulit ang ex mo? Nang lulumong wika niya. Alam mo ba, Pedring? Pinagsisisihan ko na ang panluloko ko kay Bong noon. Pinagsisisihan ko na ikaw ang pinili ko sa halip na siya. Huwag kang magagalit, Pedring, pero hindi ko maiwasang maipagkumpara kayo ni Bong. Sa pagkukumpara kong yon, na-realize ko na mas lamang talaga si Bong kesa sayo. Pagtatapos ko. Samantala, tinangkap ang maghabol ni Pedring sa akin pero buo na talaga ang desisyon ko na makikipaghiwalay. Kaya sa huli ay hinayaan na lamang niya ako sa aking gusto at nagpakalayo-layo na lamang. Sa pagkakataong yon ay naunawaan ko na ang mga pagkakamalig na gawa ko sa buhay ko. Nagkamali ako sa pag-iwan at pagtataksil kay Bong noon at nagkamali ako sa pagpili kay Pedring bilang asawa ko. Mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat para sa akin. At nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon upang ituwid ko ang aking mga pagkakamali. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon na maging maligaya sa lalaking tunay kong iniibig. Kaya labis akong nagpapasalamat sa Diyos sa second chance na ibinigay niya sa akin. Masaya na ako ngayon, Papa Dudut, 2 dekada na rin kasi ang lumipas. Malalaki na ngayon ang mga anak ko kay Pedring at may kanya-kanya na silang pamilya. May 3 anak na rin ako kay Bong at malalaki na rin sila. Malaki-laki na rin ang grocery na pag-aari namin ni Bong. At sa tulong niya ay nakapagpatayo rin kami ng malaking kainan sa loob ng palengke na malapit sa eskwelahan kaya dinudumog ito ng mga estudyante, mga guro at iba pa. Si Pedring naman ay may kinakasama itong ibang babae at may isa siyang anak dito. Nagkapatawaran kami ni Pedring at naging magkaibigan, ngunit isang malungkot na pangyayari ang dumating sa buhay ng dati kong asawa. Dahil sa paninigarilyo ay nagkasakit siya ng lung cancer at noong 2004, ay binawian siya ng buhay. Siyempre, isa ako sa mga nalungkot dahil hindi maitatanggi na naging bahagi din ng buhay ko si Pedring. Sa kabilang banda, 2007 noong magpakasal kami ni Bong sa simbahan. Kahit na namumuti na ang buhok namin noon ay humingi pa rin kami ng basbas sa Diyos. Kasama ang mga anak ko ay masaya naming idinaos ang kasal namin. At eto kami ngayon, 15 years na kaming mag-asawa at going stronger pa rin hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagbabasa mo ng sulat ko at umaasa ako na sana ay magkita tayo sa hinaharap. Ang mga anak ko nga ay idol na idol ka at addict na addict sa programa ninyo. At kung sakaling mapipili po ninyo ang sulat ko na i-upload sa YouTube channel ninyo ay lubos kaming matutuwa. Maraming salamat sa pagkakataon, Papa Dudut. Pagpalain ka at ang bumubuo ng inyong programa ng Panginoon. Lubos na nagpapasalamat, Sonia. Maraming salamat din sa iyo, Sonia, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. May kasabihan tayo na second chances are not given to make things right, but are given to prove that we could be better even after we fall. Ganyan ang nangyari kay Sonia. Mas pinili niya si Pedring kesa kay Bong sa pag-aakalang mas magiging maligaya siya sa una. Pero alam natin na nagkamali siya ng desisyon dahil naging miserable lamang ang buhay ni Sonia sa kamay ni Pedring. Walang ibinigay si Pedring kundi sama ng loob. Irresponsable din po ito at walang pakialam sa pamilya. Nakita natin na parang bumagsak si Sonia sa kumunoy dahil sa maling desisyong nagawa niya. Pero sa tulong ni Bong ay muli siyang nakaahon at napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Binigyan si Sonia ng second chance ng tadhana para baguhin ang kanyang buhay. Hindi lang para itama ang kanyang pagkakamali kundi para maging isang matatag at mas better na tao. At sa huli na itama na rin niya ang kanyang desisyon na piliin si Bong to start over. At sa pagkakataong yun ay nakita naman natin na masaya at naging maganda ang resulta ng desisyon ni Sonia.
Kaya naman sa mga nakikinig ngayon sa kwento ni Sonia, kapag dumating na sa atin ang second chance ay huwag na natin itong sayangin. Matuto tayo sa ating pagkakamali at gamitin natin ang mga natutunan for the better. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.